Turn your eyes up on Jesus. Look full in his wonderful face. And the things on earth will grow strangely dim in the light of his glory. Dakila namin, Panginoon, maraming salamat sa iyong pagpatnubay, paggabay sa buong buwan ng aming seminar. Ito po aming huling topic, Panginoon. Ngayon po hiling na ikaw patuloy na magpapatnubay sa aming pag-aaral po ngayon, namin ngayong hapon. Maraming salamat po. Ito po aming hiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay magsiyo po, kaibigan. Ang ating pag-aaralan ay, what will heaven be like? What will heaven be like? Kaibigan, nung panahon na si Marco Polo ay bumalik sa kaniyang tahanan doon sa Venice, Italy, pagkatapos niyang naglakbay sa sanglibutan. Napakaraming mga lugar ang kanyang napuntahan, kaibigan. Pagdating niya doon, sinabihan siya ng kanyang mga relatives, mga iba't ibang mga mahal sa buhay na siya ay nabalyo na daw. Bakit ba? Dahil pagdating ni Marco Polo, kaibigan, siya po ay naglakbay buong Asia. Pumunta po siya sa Europe. Itong mga red na ito ay ang nalakbay ni Marco Polo. At noong 1295 AD, siya po ay nagsabi, kaibigan, na sa kanyang paglalakbay, siya po ay nakakita ng isang batong mga itim na mga bato na sunog. Ngunit noong panahon, kaibigan, ay wala pang nakakilala patungkol sa charcoal. Kaya sabi niya, nakakita rin siya ng isang batong itim. At nakakita rin siya ng isang cloth na hindi masusunog. Na talagang hindi masusunog ito. At noong time na yun, kaibigan, ay wala pang nakakakilala sa asbestos. Alam niyo asbestos? Hindi yan masusunog na tela. At kaibigan, sabi rin ni Marco Polo na nakakita rin siya ng isang napakalaking ahas. Doon daw napakalaking bunga na kayang lamun ng isang tao na 10 meters long ang kanya nakita na ahas. At nakikita rin siya, kaibigan, ng isang mani na gaya sa kalaki ng ulo at may gata sa loob. At nung dati, kaibigan, hindi pa niya nasumpungan na may coconut. Hindi pa nila alam kung ano yung coconut, kaibigan. Kaya nung bumalik po si Marco Polo, kaibigan, sinabi niya itong lahat na ito sa kanyang mga kababayan. Ngunit hindi siya pinaniwalaan. Dahil nga, sino ba nakakita ng ahas na 10 meters? At kayang lamunin ng isang tao. Sino ba nakakita ng isang mani na kagaya sa laki ng isang ulo? Kaya kaibigan, sinabihan siya ng kanyang mga kasamahan. Sabi ni Marco Polo, totoo lahat ang aking mga sinabi, bawat detalye, at hindi ko pa nga nasasabi ang kalahati ng aking nakita. Ito ang sabi ni Marco Polo. Sabi niya, hindi ko mababawiin ang aking sinabi dahil lahat ng iyon ay totoo. Kaibigan, parang ganito din ang langit. Parang ang Biblia ay maraming mga naglalarawan patungkol sa langit. Ngunit kaibigan, pareho sa nasabi ni Marco Polo na hindi ko bababawiin ang aking nasabi dahil hindi ko pa nga nasabi lahat patungkol sa aking nakita. Ngayon, kaibigan, atin pong titinan ang langit. Talaga bang nag-exist ang langit? Talaga bang tunay ang langit? Talaga bang may langit ngayon, kaibigan? O ito ay isang lugar lamang nakakahaka, nakatang isip lamang na dumating sa mga isipan ng tao? Talaga bang may langit? May isang Panginoon ba talaga na nagdisenyo ng isang malaking syudad at doon sa lugar na yun ay wala daw mga sakit at walang kasalanan? At napakaganda daw ng lugar na ito. Talaga bang ito, kaibigan, ay totoo o tunay? O isa lang itong pantasya sa isipan ng tao? Tingnan po natin, kaibigan, kung totoo ang langit, kaibigan, pwede ba tayong makapunta sa langit? Pwede ba tayong makapanahan dun sa langit kung ito talaga ay totoo? Atin po itong sasagutin, kaibigan, ng mga tanong sa hapong ito. Sabi po sa 1 Corinthians 2 verse 9, datapuat, gaya ng nasusulat ang mga bagay na hindi, ano, kaibigan?
nakita ng mata at ninarinig ng tainga ni hindi pumasok sa puso ng tao anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nangagsisiibig sa Kanya. Sabi pa nga dito, sapagkat inaasahan niya si Abraham ang bayang may mga kinasasaligan na ang nagtayo at gumawa ay ang anong kaibigan? Diyos. Sino ang tumingin nito? Si Abraham. Si Abraham, kaibigan, ay nag-aasam na kaniyang masumpungan o makapasok siya sa langit na inihanda ng Panginoon, na sinabi niya pa na hindi tao ang gumawa kundi ang Diyos. Isang syudad, kaibigan, o isang lungsod na ginawa ng Panginoon. Atin po tinanong, kaibigan, talaga bang may langit na inihanda ang Diyos? May syudad ba talaga na inihanda ang Panginoon? Basahin pa natin dito sa John 14:1-3. Basahin natin lahat. Ready, go? Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Now, kung ating babasahin sa Biblia, kaibigan, let not your heart be troubled. Ye believe in God. Believe also in me. In my Father's house are many mansions. Ito yung sinabi ng Biblia, kaibigan, na sa tahanan doon ng ama ni Jesus ay napakaraming mga mansion. Saan galing yan? Saan yung tahanan na yan? Of course, sa heaven, kaibigan. Sabi ito, ako'y paroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Sino ang gumawa? Ang Diyos. So, ibig sabihin, kaibigan, ang langit ay totoo. Tunay ang langit, kaibigan. Hindi ito isang pantasya lamang o katang-isip na gawa-gawa ng tao. Ito ay isang tunay na lugar. Amen? Patuloy tayo dito. Halimbawa, sino ba nakakapunta ng Manila? Tunay ba na lugar ang Manila? Are you sure? Bakit kayo nakapagsabi na tunay ito? Dahil nakapunta kayo. How about ito, kaibigan? Yung Moscow. Tunay ba yan, yung Moscow? Bakit yung nasabi natin tunay ito? Nandito kasi. Nakapunta na ba kayo doon? Hindi pa. Oh, sabi nyo, tunay daw ito, ha? Kasi sa mga pictures siguro na nakita nyo, right? Sa mga larawan na nakita nyo, ganun din ang langit, kaibigan, isang tunay na lugar kagaya ng Manila at kagaya ng Moscow. Ganito katunay ang langit. Tunay o totoo ang langit, kaibigan. Ngunit ito ay beyond sa ating ma-imagine, ang langit. Noong panahon, mga kapatid, na si John ay in-exile doon sa island of Patmos, binagit po dito sa Revelation 21 verse 2. Nilaral po dito, kaibigan. Sabi ito, at nakita ko ang bayang banal. Sino nakakita? Si Juan. May mga larawan siya nakita, mga pangitaan siya nakita patungkol sa langit. At sabi niya, ang bagong Jerusalem na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. So nakita ni Juan, mga kapatid, ang langit na pinakita ng Diyos sa kanya sa pamagitan ng pangitain. At ang langit na kanya nakita, mga kapatid, ay kagaya ng isang babaeng inihanda upang maging kasintahan o maasawa ng bride or groom. Natanong, kaibigan, ano ba mangyayari pag ang isang babae ay may kasal na? Kasi sabi dito, kagaya ng isang babaeng inihanda sa groom. Ano mangyayari, kaibigan? Mga tatay, ano mangyayari pag ikakasal na yung anak ninyo? Yung ibang tatay, iiyak. Yung ibang nanay, iiyak. Bakit ba? Nagtanong ako yung nanay ko nung ikinasal yung kapatid ko. Sabi ko, bakit ka umiyak? Ikasal lang naman yan. Sabi ng tatay ko, ito na yung panahon na hindi ko na siya makakasama sa bahay. Ito na yung panahon na hindi na siya matutulog kasama ko sa bahay. Ito na yung panahon na hindi ko na siya, wala na akong control sa kanya. Ang control sa kanya ay kanya ng asawa. Sila ay isa ng pamilya. Ito na, dito na magtatapos ang aking pagiging tatay sa kanya. Pagiging magulang sa kanya. Umiyak yung tatay ko, nanay ko, sabi ko, ganun pala. Pag ikakasal na ang isang tao. At naisip ko, kaibigan, ibig sabihin lang na pag ikakasal na ang isang babae, ikaw ay hindi na pagmamayari ng iyong nanay at saka tatay. Ikaw ay pagmamayari na ng
ano, asawa mo. At isipin natin kaibigan, ibinigay ng Panginoon ang langit kagaya ng isang babaeng inihanda. Ibig sabihin, itong langit ay ibinigay talaga para sa iyo. Amen? Amen. Para sa iyo ang langit. Sabi niya nga, inihanda ko ang lugar para sa iyo. Revelation 21 verse 14. Gaano ba ka laki ang Jerusalem nito, yung Jerusalem nito kaibigan? Ang kuta ng bayan ay may 12 pinagsasaligan at sa mga ito'y ang 12 pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Diyan siguro kaibigan, napaka maligaya, napaka masaya at napaka mapayapa sa lugar na yan. Imagine lang po natin kaibigan, based sa ating nabasa. At sabi pa dito, ang wall sa banal na syudad na yan kaibigan, ay built with immense jewels. Mga jewels, mga iba't ibang mahalagang mga bato. Sa verse 9, basahin ko po sa Biblia kaibigan, sa Revelation. Revelation chapter 20. Atin mga ito kaibigan na dito po binanggit ng Panginoon ang larawan patungkol sa New Jerusalem. Sabi nga dito sa verse 19, and the foundations of the wall of city were garnished with all manner of precious stones. Lahat po kaibigan ng foundation ng syudad ay precious stone. Imagine po, precious stones ang mga foundation ng syudad na ito. Mga precious stone kaibigan, siguro katang-istip lang yan na ipinta dyan. At sabi pa sa verse dito, sabi, the first foundation was jasper, the second was sapphire, the third chalcedony, the fourth an emerald, and so on and so forth. So lahat po ito yung foundation kaibigan ay precious stones. Napaka maganda kaibigan. Sabi dyan, gintong lansangan ang mga pintuang perlas. Na-imagine nyo yung New Jerusalem na ito? Ang kanyang pundasyon ay mga mahalagang bato at ang kanyang lansangan. Ano yung lansangan? Ano yung lansangan? Kalsada. Itong mga daanan. Ano ang daanan doon kaibigan? Perlas at ang pintuang, lansangang ginto. Ngunit perlas ang mga pintuan. Halos buong langit yung New Jerusalem nito kaibigan ay puno ng mga precious stones. Ano pa? Verse 21, sabi nito, and the 12 gates were 12 pearls. Ang 12, thank you. Ang 12, 21, sabi po dito. At ang 12 pintuan ay 12 perlas, at bawat pinto ay isang perlas, at ang lansangan ng bayan ay dalisay na ginto, na gaya ng nanganganinag na bubog. So napakaganda ng New Jerusalem na ito. Imagine nyo yung ginto ang kanyang pintuan, ang kanyang lansangan ginto, perlas ang kanyang pintuan, brother, at ang kanyang foundation ay precious stone. Basically, kaibigan, ang New Jerusalem na ito ay may transparent na ginto. Imagine yun? Ang lansangan, parang transparent na ginto. Siguro, may imagine ko, kaibigan, pag siguro gaganon ka sa lansangan na yun, makikita mo yung mukha mo. Sa sobrang kintab ng gintong yun. At of course, kaibigan, makikita natin dito na ang ginawa ng Panginoon ay sobra pa sa lahat ng mga napakagandang mga lugar dito sa lupa. At ano ang nangyari kay John? At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem na nanaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagaya kang talaga sa kanyang asawa. Galing saan kaibigan? Verse 3. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at siya ay nananahan sa kanila at sila magiging mga bayan niya at ang Diyos din ang sa kanila at magiging Diyos nila. Ibig na sabihin kaibigan na ang capital city ng Panginoon sa langit ay kanyang dadalhin at kanyang ililipat dito sa lupa. Ang earth nito kaibigan ay magiging isang capital na mundo sa buong universo.
at dito mananahan si Jesus. Habang buhay, itong mundong ito ang tirahan ng Panginoong Jesus. Napakalalim na pag-ibig ng Panginoon. At dahil ito ay magiging kapital kaibigan na city, iba't ibang mga worlds, iba't ibang mga planeta, iba't ibang mga nilikha ng Panginoon sa buong universo ay pwedeng pumunta at bibisita sa kapital ng mundo, which is the planet na ating tinatayuan ngayon. Wow! I don't know kung na-imagine yung reality niyan, kaibigan. Na sa pagdating siguro sa panahong iyan, hindi mo lubos maisip, ha? Talagang nandito ako? Siguro, pawaw ka parati, kaibigan. Hindi mo ma-describe lahat. Right? Yung pagpunta mo lang sa langit, hindi mo na ma-describe eh. Sino ba nakasakay ng eroplano? Maganda bang sumakay ng eroplano? Kaibigan, parati kami sumasakay ng eroplano. Sumakay ako ng isang eroplano na maliit yung, ano yan, tawag? Yung maliit na eroplano lang, hindi siya masyadong mataas yung kanyang lipad. Nandyan lang siya. Makikita mo yung mga pulo. Ako lang yung nakasakay ko doon at tapos may glass lang dito. Para nakasakay ka na lumilipad, na ang ganda ng clouds, gaganon-ganon ka sa clouds. Ang gandang experience. Ngunit lubos pa, kaibigan, at higit pa ang experience na ating maranasan pag tayo ay makapunta sa langit. Langit na bayan na ninda ng Diyos. So dito, kaibigan, sa mundo ay magiging kapital na mundo ng buong universo ang ating mundo. Sabi nga ng Biblia, mapapalad ang ano? Ang maamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Amen? Mamanahin nila ang lupa, mga kaibigan. So dito po magiging kapital, dito po manahan ang Panginoon at ang buong mga banal. Matthew 5 verse 5. Ano ba mangyari? Bakit maging bago ang mundo? 2 Peter 3 verse 10. Datapot darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Lahat na nasa mundo, kaibigan, ay walang matitira. Itong lahat ay masusunog. Lahat ng gawa ng tao, lahat ng nilikha ng tao, lahat, kaibigan, ay masisira, at ito ay gagawin ng bago ng Panginoon. Gagawin yung bagong mundo. At sabi dito, ngunit ayon sa kanyang pangako, ano ang kanyang gagawin? Ay naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa na tinatahanan ng katwiran. Itong mundo na ating tinitirhan ngayon, kaibigan, susunugin ito ng Panginoon, gagawin niyang bago at dito manahan ang mga banal. Malinaw po so far? Patuloy tayo dito. Ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at ang bagong lupa, susunugin niya ang buong mundo, walang matitira na mga gawa ng tao, lahat ay matutunaw, lahat ay magiging bago pagkatapos masunog nito, kaibigan. Well, kasama ba ang computer nun? Kasama ba ang Facebook natin? Kasama ba ang mga gadgets natin? Lahat, kaibigan, wala nang matitira sa pagkasunog na iyan, kaibigan. Hamag pa kailanman, throughout eternity, hindi na ganito ang ating mundo. Yan ay matutunaw at hindi na ito magiging ganyan. Kahit nga ang langit, kaibigan, susunugin, yung nabanggit na bagong langit, bagong lupa. Bakit? Ano bang meron sa nakaraang langit o yung lumang langit? Kung titignan niyo po, kaibigan, ang ating mundo, napaka-dumi ng ating mundo. Sa labas po ng ating mundo, kaibigan, napakaraming satellites. Alam niyo po kung gaanong satellites na mga trash dyan sa labas, mga basura na satellites? Kung titignan mo ang ating mundo, kaibigan, ganyan po ating mundo. Napakaraming mga satellites, over 30,000 na mga man-made satellites doon sa atmosphere. At ito nga ang dahilan kung bakit napakaraming mga bad air tayo, polluted air. Hindi lang sa mga sasakyan, kahit nga ang mga satellites na ito, kaibigan, ay isa sa mga dahilan. Kaya nga susunugin ng Panginoon ang lumang langit at ang lumang lupa.
Ito ay babaguhin ng Panginoon at magiging bago ang isang mundo na puno ng basura. Ito ay magiging napakagandang mundo, kaibigan, at dito po manahan ang mga banal. Yan ay, of course, kaibigan, pagdating ng Panginoon sa ikatlong pagpahayag. 1,000 years, hindi pa yan susunugin. Sira-sira pa yung mundo. Ngunit pagkatapos ng 1,000 years, doon na susunugin ng Panginoon ang mundo kasama ang mga makasalanan. Review natin muna, kaibigan, ano ang mangyayari sa pagbabalik ni Jesus. Ang pagbabalik ni Jesus, banal na patay na ay bubuhayin. Banal na buhay ay babaguhin. Banal ay lulutang papuntang langit. Makasalanan ng patay ay manatiling patay. Makasalanan ng buhay, papatayin sila. So anong yan yung pagbabalik ni Jesus? Second coming, pagkatapos ng kaibigan, dadalhin ang mga banal sa langit. Sa loob ng milenyo, ang banal ay nasa langit. Yung mga naligtas lahat. Pagkatapos, ang lupa ay isang lugar na sirang-sira, walang nakatira, maliban kay Satanas at kanyang mga anghel. Kaya ito yung millennium, ang unang pagkabuhay muli dito, at pangalawang pagkabuhay pagkatapos ng 1,000 years. At dito po, ipapababa ang Holy City, ang banal na syudad na ginawa ng Panginoon para sa mga banal. Pagkatapos ng milenyo, kaibigan, ano mangyari? Ang mga masasama, atake sa Satanas sa syudad, ang mga masasama ay bubuhayin, ang lupa ay lilinisin, ng anong klase? Apoy ang gagamitin. Kaya kaibigan, sa pagdating po nito, halos buong mundo ay parang isang buhangin ang mga masasama. Sasalakay nila ang bayan ng Diyos, yung Jerusalem, bagong Jerusalem. Papalibutan nila ito ng buong mga makasalanan galing sa panahon ni Adan hanggang sa taong pinakahuling na buhay sa mundo. Yun ba yung marami? Sobrang dami, kaibigan. Kaya nabanggit pala sa Biblia na parang buhangin ang mga makasalanan sa panahon ito. At nung panahon, kaibigan, na kanilang sasalakayin ang Panginoon, yung bayan ng Diyos gusto nilang kunin, uulan ng apoy galing sa itaas. Galing sa langit, uulan ng apoy, at pag ulan ng apoy, lahat ng mga makasalanan ay mamatay. Mga pangyari sa panahon ng katapusan. Tignan na po, kaibigan, kung saan na po tayo. Huling salot, actually, nandito tayo ngayon, wala pa tayo sa huling salot. Yan ay future. Tama? Yung huling salot, kaibigan, the seven last plague, atin pa yung maranasan. Of course, hindi tayo makakaranas niyan kung tayo ay faithful sa Panginoon. Kung ating tinanggap si Jesus araw-araw, hindi tayo makakatanggap niyan. Ngunit mangyayari yan, kaibigan, para sa mga tumanggi sa pagsunod kay Jesus. At pagkatapos ng huling salot, yan ang pangalawang pagparito ni Jesus. Pagdating ni Jesus, kaibigan, yan ang start ng 1,000 years. Ang lupa ilang, ang mga banal ay nasa langit. At pagkatapos ng 1,000 years, bababa ang syudad, sasalakayin ito ng kaaway, gusto nilang kunin, pangalawang pagkabuhay, apoy ng impyerno at bagong lupa. Ito yung nangyari, kaibigan, pagkatapos ng 1,000 years. At pagkatapos ng kaibigan, yan na yan ay eternity. Habang buhay na yan. Magpakailanman na yan, kaibigan, na sitwasyon. Langit, doon na, kaibigan. Sa pagdating natin sa langit, kaibigan, ano kaya ang mangyari sa lupa? Of course, babaguhin ito ng Panginoon sa ating nakita. Natin pong i-picture out ngayon, kaibigan, kung ano ang langit. Dahil ito yung ating hinihintay. Amen? Hinihintay niyo ba ang langit, kaibigan? Yes. Ating hinihintay ang langit. Now, tingnan po natin, kaibigan, kung ano ang langit. Ilarawan po natin gamit ang Biblia kung ano ang langit. Take note po ito, kaibigan. Isaiah 33:24. At ang mamamayan ay hindi magsasabi, ano? Ako'y may sakit. Ang bayan at tumatahan doon ay patatawarin sa kanilang mga kasamaan. Yan ang pangako ng Panginoon. Dito pa sa lupa, kanya na pinangako na ikaw ay mabibigyan ng katagumpayan sa kasalanan. Kaya kaibigan, lahat ng pupunta sa langit, yung mga taong nasa langit ay mga taong nagtagumpay sa kasalanan. Kaya nga wala ng kasalanan dahil alam nila na ang kasalanan ay hindi makakapagbigay ng kapayapaan, kaligayahan sa tao.
Ito yung mga victorious people. Ito yung mga taong nagtagumpay sa kasalanan. Ito yung mga taong nagtagumpay sa marka ng halimaw. Ito yung mga taong nagtagumpay sa lahat ng mapandaraya ng Diablo. Yan ay pangako, kaibigan. Wala na lang mga may sakit doon. Wala mga hospital doon, kaibigan. Wala na mga doktor doon. Wala na mga nurse sa bagong bayan. Sa langit, wala nang doktor doon. Bakit? Wala nang may sakit doon. Wala nang may sakit doon, kaibigan. Sabi nga ng Biblia, wala nang magsasabi na ako ay may sakit. Yan ba yung napakagandang lugar, kaibigan? Napakagandang dako? Yes! Napakagandang dako, kaibigan, na itong lugar na ito ay inihanda ng Panginoon. Wala nang may sakit, wala nang mga pilay. Wala na. Ito ay puno ng kaligayahan. Sa Isaiah 35, kaibigan, dito po na makikita. Sabi ito, kung magkagayon, madidilat ang mga mata ng bulag. May hope para sa mga bulag. Amen? Pagdating sa langit, kaibigan, lahat ng mga bulag ay makakakita na. Lahat, kaibigan, ng mga hindi nakakita ito sa lupa ay makakita na sa langit. Ano pa? At ang mga pakinig ng bingi ay mabubuksan. Kung magkagayon, lulukso ang pilay na parang usa at ang dila ng pipi ay aawit sapagkat sa ilang ay bubukal ang tubig at magkakailog sa ilang. Pangako ng Panginoon, atin po nakita ang isang larangan po ito, kaibigan, na lahat ng nasa langit ay isang sitwasyon na puno ng kapayapaan at kaligayahan. Wala nang may sakit po doon, kaibigan. Hindi po natin ma-describe ito. Ito ay description lang. Ito mga larawan na ito ay description lang sa katang-isip ng mga tao. Hindi mo ma-detalye kung gaano kasaya ang langit. Napakaganda, kaibigan, na manahan sa langit. Imagine, kaibigan, yung mga bulag, sila ay makakita. At yung mga pepe, sila ay makakasalita. Yung mga bingi, sila ay makakarinig. At napakagandang panahon na first time nilang makakita ang heaven na kanilang nakita sa bandang huli. Ibigan, kung siguro ikaw ay bulag ngayon, mas gugustuhin ko pang makapunta sa langit na mas gugustuhin ko pang bulag ngayon kaysa makita ko yung mundo natin ngayon. Ngayon hindi ko naman makita ang mundo na inihanda ng Panginoon. Pero itong bulag nito, kaibigan, kung doon sa langit sila ay makakita, doon lang sila makakita, napakagandang experience siguro sa kanila. Dahil first time nila nakita ay napakagandang mga lugar. Revelation 22 verse 1, sabi dito, at ipinakita niya sa akin ang isang ilog ng tubig ng buhay na maningning na gaya ng bubog na lumalabas sa luklukan ng Diyos at ng kordero. Sa gitna ng sangyaon at sa dako rito ng ilog at sa ibayo nito, naroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng ilan, kaibigan? 12 iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan. At ang mga dahon ng punong kahoy ay pangpapagaling sa mga bansa. Punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 iba't ibang bunga. Kaibigan, sa langit po, may 12 fruits po sa isang puno lang. At bawat buwan, ito ay mamunga. Nakikita na kayo ng kahoy ng ganito dito sa lupa? Hindi pa? Sa langit, kaibigan, ay doon yun, inihanda ng Panginoon. At ito ay magbibigay ng life. Ito ay magbibigay ng buhay, kaibigan. Iba't ibang taste siguro ang mga prutas na ito. Hindi ko pa alam kung anong prutas ito, kaibigan. Pero gusto kong matikman ang prutas na ito. How about you? Yes, of course. Gusto niyo matikman yan, kaibigan. Napakasarap siguro niyan. Ito ay hindi magbibigay sa iyo ng gutong. May kapayapaan sa langit, kaibigan. May napaka mapayapang pamumuhay sa langit. Pansin niyo po, karahasan ay ano? Ay hindi na maririnig sa iyong lupain ni ang kawasakan o kagibaan sa loob ng iyong mga hangganan. Kundi tatawagin mo ang iyong mga kuta ng kaligtasan at ang iyong mga pintuang bayan na kapurihan. Iba, kaibigan, wala pong violence po doon.
hindi na po tayo makakita ng mga taong ganito doon. Hindi na po tayo makakita ng mga bagay na ganito na parati natin nakikita sa ating mga balita sa TV. Naging normal ang patayan sa ating mundo. Naging normal ang pagdaloy ng dugo sa ating mundo. Naging normal ang iba't ibang mga kaguluhan sa ating mundo. Ngunit sa langit, kaibigan, ito ay hindi normal. Sa langit, hindi na po tayo makakakita ng mga karahasan. Wala na pong tsunami na sisira sa tahanan. Wala na pong mga bagyo na patuloy na sisira sa mga taong inosente. Wala nang bagyo, kaibigan. Walang lindol na mangyari sa langit. Puno ng kapayapaan ang langit na inihanda ng Panginoon para sa iyo. Tunay ang langit. Para sa iyo ang langit, kapatid. In fact, kaibigan, yung mga wild animals doon ay hindi na maagat sa iyo. Wala nang wild doon, kaibigan, na animals. Sino bang mahilig sa pet? Mahilig sa mga hayop? Siguro mahilig ka sa hayop. Walang mahilig sa hayop? Mahilig ako sa hayop, kaibigan. Mahilig ako sa lion. Pero hindi ko mahagkan ang lion dito. Gusto kong hagkan ang lion. Pero hindi ko mahagkan, kaibigan. Pero sa langit, kaibigan, hindi na po ito mga wild. Hindi po kakakainin ng leon. Hindi po kayo sasaktan ng mga lipardo. Sabi nga dito, basahin po natin ha. Isaiah 11:6-9, sabi dito, at ang lobo ay tatahang kasama ng kordero, at ang leopardo ay mahigang kasiping ng batang kambing. Kung dito, kaibigan, ipagtulog mo yan na magkasama, ano mayayari? Baka nawala na yung kambing kinabukasan. Ubos na yon. Pero sabi dito, sila ay kasiping ng batang kambing. At ang guya at ang batang leon at ang patabain na magkakasama. At ano pa? Ang baka at ang uso ay manginginain. Ang kanilang mga anak ay mahigang magkakasiping. At ang leon ay kakain ng... Ano, kaibigan? Dayami na gaya ng baka. Ano pagkain ng leon doon? Hindi na karne. Ano kanyang pagkain? Dayami. Isang damo ang kanyang pagkain. At ang batang pasusuin ay maglalaro sa lungga ng ahas. At isusuot ng batang kahiwalay sa suso na ang kaniyang kamay sa lungga ng ulupong, hindi sila magsisipanakit o magsisipanira man sa aking buong banal na bundok, sapagat ang lupa ay mapupuno ng kalaman ng Panginoon, gaya ng tubig na tumatakip sa dagat. Napakagandang lugar, kaibigan, na inihanda ng Panginoon. Kung gusto niya ng mga hayop, kaibigan, kung mahilig kayo sa mga hayop, talagang mag-i-enjoy kayo sa langit. Talagang mag-i-enjoy kayo sa mga bear na yung hahagkan doon. Dito, teddy bear lang. Di ba? Mahilig ba kayong yumakap ng teddy bear? Matutulog kayo? Hilig kayo sa teddy bear, kaibigan. Tulog kayo na may teddy bear. Pero sa langit, kaibigan, hindi na po teddy bear. Talagang ang bear mismo ang yayakapin mo. Talagang ang leon mismo ang pwede mong makasama sa paghiga-higa sa langit. Walang mga kahit anong hayop na mananakit sa iyo, kaibigan. Napakagandang lugar. Kahit nga, kaibigan, hindi masusumpungan ang kamatayan sa langit. Ano ba ang kinakain ng mga carnivores na mga hayop doon, kaibigan? Ang leon ay kakain ng dayami gaya ng leon, ng baka. Nakikinig talaga kayo? Ng baka. Tingnan mo natin, kaibigan. Actually, dito sa lupa, may vegetarian lioness din. Ito actually ay si Little Tyke. Si Little Tyke, kaibigan, ay isang leon na hindi kumakain ng karne. Alam niyo po, ito yung larawan ni Little Tyke. Siya po ay binigyan ng karne, ngunit hindi niya ito kinakain. Hindi niya kinakain, kaibigan, kahit nga yung dugo inexperimentahan nila, na yung dugo nilagyan lang ng dugo, yung gatas nilagyan lang ng dugo, at pinainom sa kanya. Nung na amoy niya ito, kaibigan, na may dugo, ayaw niyang kainin. Kaya nga, si Little Tyke ay kanyang kalaro si Little Becky. Ang tupa na si Little Becky. Yan ang kanilang picture, kaibigan. So, possibly, kaibigan, totoo ang sinabi ng Biblia na magkasiping
na namumuhay at umiga ang kambing at ang mga leon. Kung nangyari yan dito sa lupa, why not sa heaven? Tama? Napakagandang tingnan, kaibigan. Hindi niya kinain, maglalaro pa yan sila. Si Little Tyke at si Little Becky the Lamb. Kaya kaibigan, sa langit, napakagandang lugar na inihanda ng Panginoon para sa atin. Inihanda ng Diyos na lahat ng mga wild animals ay hindi ka kakagatin, hindi ka sasaktan. Dahil ang langit ay kanino? Para sa iyo, kaibigan. Another text, Revelation 21 verse 4. Ang at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, ni hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, unang pananambitan man, unang hirap pa man, ang mga bagay ng una ay naparam na, mga kaibigan. Wala ng iyakan, wala ng sakit, wala ng kamatayan, wala ng napakaraming mga pagsubok nating nadadaanan dito, kaibigan. Lahat na ito ay mawala. Hopeful ba ang binigay ng Panginoon, kaibigan, sa atin? Yes, napaka-hopeful po, kaibigan. Hindi na po kayo mag-alinlangan o hindi na po kayo, ano yan, mag-worry sa gutom doon, kaibigan. Sa langit ay puno ng kasaganahan. Wala nang kagutom doon. Kagaya dito sa lupa, napakarami mga nagugutom, kaibigan, sa lupa. Wala nang mga libingan sa lupa. Hindi na po tayo mag-celebrate doon ng November 1. Kaya, nag-celebrate ba tayo ng November 1? Hindi po tayo nag-celebrate noon, kaibigan. Araw doon ng mga patay, at pinupuntahan yung mga patay, sila ay dinadalangin nila yung mga patay. Pero hindi po, kaibigan, sa langit ay wala na pong mga graveyards. Wala na pong libingan, kaibigan. At, ano pa? In fact, kaibigan, sa langit ay may mga batang lalaki at sila ay tutubo, kaibigan. At kahit nga tayo ay tutubo pa doon sa langit. Alam niyo po yun? Natutubo pa tayo pagdating sa langit? Well, or lalaki pa tayo doon sa langit? Tingnan po natin, kaibigan, sa Philippians 3:20, sabi nito, sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesu Kristo. Ang atin daw mga pag-uusap ay para sa kalangitan at hinihintay natin si Hesu Kristo. We are looking forward for the coming of Jesus. Sabi niya, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkama... Sino bang mababa dito? Pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kaniyang kaluwalhatian. Ayon sa paggawa na maipagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa kanya, kaibigan. Pagpunta po sa langit, kaibigan, hindi po isang ganyan ang ating mga katawan. Napalutang-lutang po kayo doon sa langit na patagos-tagos lang ang iyong kamay. Kukuha ka siguro sa bunga. Wala lang, patagos-tagos lang yun. Kung ganyan ang ating katawan. Ngunit, kaibigan, sinabi ng Biblia na tayo po ay may laman at may buto sa langit. Pariho kay Jesus, kaibigan. Hindi po espiritu tayo doon. Tayo ay tunay na may katawan. At kung isipin niyo po, kaibigan, kung ganyan po ikaw, pagpunta niyo sa langit, ganyan ang yung nature. May enjoy mo ba yung langit? May enjoy mo ba yung langit? Hindi, of course. Bakit? Hindi ka makakain doon. Tatagos lang yung bunga. Pagkuha mo sa bunga, ano mayari sa'yo? Walang kaligayahan, kaibigan. Maling doktrina ang pinapakita po dito. Pero tanong, kaibigan, may mga bata ba sa langit? Atin ba ma-recognize ang mga tao na nakilala? Kasi babaguhin natin katawan. Noong babaguhin natin katawan, kaibigan, ma-recognize mo pa ba ang kaibigan mo dito pagdating sa langit? No, si Uncle Frank. Makikilala mo pa ba si Uncle Frank? Ibabaguhin na yung mukha niya eh. Babaguhin na yung katawan niya. Iba na, hindi na itong mukha natin. May ano sabi, kaibigan, sa 1 Corinthians 13, verse 12, sapagkat ngayon malabo tayo nakakita sa isang salamin. Ngunit pagkatapos ay makikita natin sa mukhaan, ngayon nakikilala ko ng bahagya,
Ngunit pagkatapos ay makikilala ko ng gaya naman, ano kaibigan? Nang pagkilala sa akin. Sabihin sabihin kaibigan, lahat po tayo ay magkakakilala sa langit. Kahit ikaw ay nabago na ang iyong katawan, ngunit ang iyong karakter na makikilala mo dito kaibigan, of course, yung Christ-like na makikita ay yung, yun yung dahilan na ikaw ay makikilala. Magkakilala tayo kaibigan, at wala pong mga may panganak na bata sa langit. May panganak ba na bata sa langit? Meron ba wala? Well, sabi nga dito kaibigan, na pagdating sa langit, wala na pong mga may panganak na bata. Ngunit may mga bata. Sila po ay lalaki doon sa langit, kaibigan. Kasi sabi ng Biblia, wala na pong marriage sa langit. Tama? Wala pong marriage sa langit. Hindi na, wala na pong bata na may panganak po doon. At itong mga bata nito ay tutubo, sila lalaki rather, sila ay lalaki kaibigan, at sa kanilang paglaki, dahil nga mga bata pa sila, tayo din ay lalaki. Let me give you a photograph here. Na-discover ng mga archaeologists kaibigan ang malalaking mga buto na yan. Tingnan po. Yan ay mga archaeologists. Kanina na-discover itong butong ito, yung buto na yan, ito yung mga discover nila. Ang laki. Giant ba yan? Ako, mga giant to kaibigan. Ha? Itong tao na nabuhay, na kanina nakita na pinakamataas, yan ay 223 kilogram. Siya po ay 6 meters tall. Ang taas, no? 6 meters kaibigan. Ito yung ordinaryong American size, American height. Ordinaryong American height, eh Pilipino, saan kayo? Siguro Pilipino, dito kayo Pilipino. Ang baba natin, no? Dito tayo. So ito yung higante na kanina discover kaibigan. At ito nga yung kanina na-discover, yung femur na ito, ito yung pinakamahaba na buto sa ating katawan. Kanilang ginanyan nila, kasi femur nga yan, nag-draw lang sila at kanilang in-analyze na ganito pala kataas at dyan lang sila sa femur na yan, kaibigan. At ito pa, kaibigan, sa kanilang paghukay, may nakita silang napakalaking bungo ng tao. Mga higante, natin nakikita, kaibigan, yan actually ay bago pa ang flood. Yan ang mga tao, kaibigan, before ang flood. Mga giants ang mga tao dati pa, kaibigan. Lagay natin si Adan, si Noah, at sino ito? Sino? Si Enoch. Enoch, Adam, at saka si Noah. Matatangkad po sila, kaibigan. Sila po ay napakatangkad dati. At pagkatapos ng flood, dahan-dahang bumaba ang height ng tao sa pagkain ng karne, sa lahat-lahat ng mga lifestyle. At pagdating kay Moses, Abraham, hanggang sa ating panahon ngayon. Saan ka na? Dito ka na, kaibigan. Galing kay Adam hanggang... Lagay mo lang yung name mo dyan. Kung saan ka, kaibigan. Ngunit pagdating sa langit, kaibigan, sabi ng Panginoon, tayo ay lalaki. Papagalingin tayo ng Panginoon, healing of the nations, ang ang dahon ng puno ng buhay. At pagdating, kaibigan, hindi po tayo maboboard sa langit. Wala pong boring doon, kaibigan. Tayo po ay hindi kagaya ng sabi ng karamihan na pupunta natin sa langit at tayo ay upo sa isang rainbow. At pag upo ng rainbow, pag ganun lang tayo sa rainbow, alam nyo yan? May mga ganun, di ba, naman paniniwala? Na may harp ka daw, ganun-ganun ka lang sa harp, at punta ka sa rainbow, ganun-ganun ka sa rainbow. Yun daw ang langit sa kanila. Ngunit hindi po, kaibigan, ganun ang langit. Ang langit ay isang tunay na lugar. At ang langit, kaibigan, ay makapag-play ka ng instruments. Ikaw ay makapaglaro ng mga iba't ibang mga hayop. Napakagandang lugar na inihanda ng Panginoon. Tayo ay mag-travel sa iba't ibang mga galaxies. Kagabi, kaibigan, nag-usap-usap kami ng galaxies nila Sir Neil, na Tatay Vic. Yung galaxies, kaibigan, tayo ay isang Milky Galaxy, right? Tayo ay Milky Galaxy.
Ngunit may mga galaxies pa, kaibigan, na millions and billions of galaxies. Sabi ko sa isang author na nabasa ko, yung Beyond Imagination, makita niyo po doon, kaibigan, na sa isang galaxies, there are millions and billions of galaxies, millions of solar systems in one galaxies. Millions of solar systems in one galaxies, and then may billions and millions of galaxies in one universe. Napakaraming ginawa ng Panginoon. Ibig sabihin, kaibigan, itong lahat ay ating pupuntahan. Maglalakbay tayo at hindi tayo maboboring. Siguro pa, siguro ngayon, ma-imagine ko lang, kaibigan, Ate Joy, punta tayo sa Pluto. Kinabukasan, doon naman tayo sa Jupiter. Well, just an imagination, kaibigan. Pero hindi lang ito, kasi solar system lang tayo. Galaxies is composed of solar systems and universe composed of galaxies. Napakarami mga nilikha ng Panginoon, kaibigan, na pwede nating puntahan buong buhay natin throughout eternity. You will be enjoying of traveling throughout the celestial na ginawa ng Panginoon. Amen? Kaibigan, kayo ba ay na-excite sa pag-field trip nito? Kayo ba ay na-excite na, wow, gusto ko nang pumunta doon? Ngayon, kaibigan, limitado pa tayo. Wala pa tayong pakpak na makapunta doon? Pero kailangan natin manampalataya, kaibigan, kay Jesus. Kasi kung walang panampalataya, paano ka makapunta sa langit? Walang pamasahe, kaibigan. Tama? Yung iba, sinabihan ko sila, punta ka ng Amazing Facts. Sabi nila, wala akong pamasahe. Sabi ko, naniniwala ka ba na makapunta ka ng langit? Oo naman. Iba paano ka makapunta sa langit? Dito nga, hindi ka naniniwala na dyan lang, mundo lang natin, hindi ka makakapaniwala na mapoprovide ng Panginoon ang pera mo, ang fare mo. Iba paano ka makapunta sa langit niyan? Pagpunta sa langit, kaibigan, hindi tayo sasakay ng jeep, hindi sasakay ng spaceship, it's only faith in Christ, yung tunay na pagsunod mo sa Panginoon. Enjoy ba ang langit, kaibigan, natin pupuntahan? Oh, kaibigan, napakasarap maglakbay sa ginawa ng Panginoon. Lahat ng mga stars or mga stars na nadiskubre ng scientist, hindi nila ito, kaibigan, maikumpara o maipahambing. Tayo ay dadako sa napakadulo ng universo at lalakbayin natin ang lahat ng mga ginawa ng Diyos. Excited ako dyan, kaibigan. How about you? Napaka-exciting, kaibigan. Psalm 16:11, iyong ituturo sa akin ang landas ng buhay na sa iyong harapan. Ang kapuspusan ng kagalakan sa iyong kanan ay may mga kasayahan magpakailanman. Amen? 1 Corinthians 2:9, datapot gaya ng nasulat, ang mga bagay na hindi nakikita ng mga mata at naririnig ng tainga ni hindi mapapasok sa puso ng tao, anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nangagsiibig sa, ano, kaibigan? Sa Kanya. Ito po ay inihanda ng Panginoon para sa atin. Mahal po tayo ng Diyos. Ikaw ay mahal ng Diyos. Ako ay mahal ng Diyos. Lahat po tayo ay inibig ng Diyos. At isipin niyo, kaibigan, inihanda ng Diyos ang langit para sa iyo. Hindi mo siguro lubos maisip kung gaano ka kamahal ng Panginoon dahil sa langit na iyong inihanda. Lahat na ating so far na pag-aralan ay totoo at tunay na lugar. Revelation 28 verse 21 verse 8. Sabi po dito, kaibigan. Revelation 21 verse 8. Ito po ang sabi. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling at ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayan. Kaibigan, dito po natin parang na, mas lubos na manawaan ang pag-ibig ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Dahil ang langit ay inihanda niya at mismo nga kanya itong iniwan para ikaw ay kanyang makuha at ikaw ay kanyang mapatira sa langit na kanyang
titirahan. Sa langit na kanyang inihanda. At kibigan, wala na pong mga pornografiya doon. Wala na pong mga Facebook doon. May Facebook pa doon? Wala na pong YouTube doon. Wala na pong internet doon, kaibigan. Lahat ay bago. Siguro mag-adjust tayo, kaibigan, kung nahilig tayo dito. Siguro kung dito, kaibigan, nahilig tayo na hindi tayo makakatulog kung wala tayong Facebook. Hindi tayo makakatulog kung hindi tayo naka-YouTube. Sa langit, kaibigan, pagdating mo doon, wala kang cellphone na mahawakan, wala kang kahit anong gadgets na iyong mahawakan, lahat ay bago. Lahat ay napakagandang tingnan, bago lahat ang langit. Ano ang pipigil sa karamihan na makapasok sa langit? Yung kasalanan. Nabasa ko kanina, kaibigan, na itong mga kasalanan ito ang siyang pipigil sa kanila. 1 John 2, 3 and 4. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Sabi nga dito, blessed are they that do His commandments that they may have right to the tree of life and may enter in through the gates into the city. Napakagandang privilege, kaibigan. Kaya sinabi ng Panginoon na yun lang mga taong sumusunod sa aking kautusan ang makapasok saan? Sa langit, sa tree of life. Yun lang sila, mga kaibigan. Bakit tayo makapasok doon? Do His commandments? Ibig sabihin, because we love God. If you love me, keep my commandments. Ginawa natin ito, kaibigan, sinunod natin ang kautusan dahil mahal natin si Jesus. Pero balikan natin ito, kaibigan, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asopre. Fear and unbelief. Ito yung mga dalawang bagay, kaibigan, na karamihan sa mga tao na ang dahilan kung bakit hindi sila makapasok sa langit. Itong fear at saka kakulangan sa pananampalataya. Kaibigan, may tanong ko lang, posible ba na nasa church tayo pero kulang tayo sa pananampalataya? So, ibig sabihin, posible, kaibigan, na kahit ilang beses tayong pumupunta sa church, hindi pa rin sigurado ang langit para sa atin. Hanggat hindi natin ma-experience yung faith, kung may unbelief, pag-alinlangan, kaibigan, we will never and never be part of that heavenly home. How about fear? Takot. Takot sigurong iwanan ang gustong ipaiwan ng Panginoon. At ito din yung karanasan ng mga taong hindi nakapasok sa arka. Sila ay kulang sa pananampalataya. Sila ay duwang, kaibigan. Hindi ko lubos maisip na tunay ang langit, pero dahil sinabi ng Biblia, ito ay tunay. Dahil ito ay sinabi ng Biblia, ito ay totoo. At hindi ang lahat ng mga bagay sa lupa, kaibigan, ang siyang makapagpigil sa bawat isa. Kung talagang naniniwala tayo sa langit, iiwanan natin lahat ang makamundong bagay. At ang langit ang siyang ating piliin, kaibigan. At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Nanampalataya ako, tulungan mo ang kakulangan ko ng pananampalataya. Ito yung isa sa mga dahilan na hindi makakapasok sa langit ang mga taong kulang sa pananampalataya at may takot, kaibigan. Isipin mo lang na pagdating ng Panginoon, dahil sa kulang natin paniniwala sa Kanya, hindi tayo makapasok, kaibigan. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay tumingin ako at narito, ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman, na mula sa bawat bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika, nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero, na nangadaramtan ng mapuputing damit at may mga palma sa kanilang kamay, mga kamay. Ang mga bagay na hindi makita ng mata at ni marinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao, ano ang bagay na hinihanda ng Diyos sa kanila na nagsiibig sa Kanya. Sa Revelation, kaibigan, natin nakita kanina na napakaraming mga taong nandun sa harapan ng kordero. Ito yung mga taong naligtas, ito yung mga taong nagsamba sa Diyos.
At ganito kaganda ang langit ibigan, lahat ng mga banan ay magtipon-tipon sa langit na bayan na kanilang nainihanda ng Panginoon. Hindi ko ma-imagine ang kagandahan ng langit na inihanda ng Panginoon. I don't know kung ma-imagine mo yan, kaibigan. But hindi ko ma-imagine ang heaven. Ano ba talaga ang heaven, kaibigan? Hindi ko ma-imagine na sa panahon na darating na si Jesus, akin makikita ko talaga siya, makakausap ko talaga siya, talagang siya mismo ang yayakap sa akin pagpunta o pagdating sa langit. Samahan niyo ako, kaibigan, sa isang imagination. Let's just imagine. Lagyan natin na dumating na si Jesus. At nung dumating na si Jesus, kaibigan, ating nadama yung talagang overwhelming na experience. Dahil pagdating ni Jesus, siguro isa tayo sa mga naligtas. At nung isa ka sa naligtas, kaibigan, lahat ng mga deformities mo, lahat ng mga sakit mo ay nawala. At ikaw ay dinala ng binuhay ng Panginoon ang mga mahal mo sa buhay. At nung binuhay ng Panginoon yung mga mahal mo sa buhay, kayo nagyayakapan. At dahan-dahan kayong naglakbay patungo sa langit. At siguro may imagine mo, kaibigan, nung dahan-dahan kang lumutang, imagine mo yung lupa na ito, yung earth na ito ay dahan-dahan mong iniwanan. At ikaw ay lumabas na sa earth. At paglabas mo sa earth, nakita mo yung lahat ng mga celestial glory na inihanda ng Panginoon na kanyang ginawa. At nandun ka, nakita mo siguro yung Pluto. Makita mo yung Jupiter, makita mo yung Saturn, makita mo yung Earth, makita mo yung Venus, makita mo yung Sun. Ang mga galaxies na ginawa ng Panginoon, for 7 days, tayo ay maglalakbay, kaibigan, patungo sa langit. For 7 days, ikaw ay mag-explore sa buong kalawakan. Makita mo ang bawat mga between na hindi pa natin nakikita so far sa ating naked eye. At nandun, kaibigan, siguro, patuloy ka sigurong, wow! Siguro paglabas sa libutan ng kaibigan, ang Pluto, ang Jupiter, wow! Siguro hindi mo lubos ma-imagine kung ano ang iyong pakiramdam sa panahon yan, kaibigan. Hindi ko ma-imagine. Napakagandang karanasan yan. At pagkatapos ng 7 days, nakita mo na yung gate ng langit. Nakita mo na yung gintong gate na yan, kaibigan, yung perlas na gate, at nakita mo yung New Jerusalem. At ikaw ay pumasok. At pag-apak mo pa lang sa lansangan na ginto sa langit, kaibigan, siguro ang mangyari sa akin, kaibigan, luluhod ako. Pagkatapos ng paglalakbay ng 7 days, luluhod ako sa Panginoon, Lord, thank you for the privilege. Maraming salamat. Siguro pag bukas ng pintuan na gate na yun, kaibigan, ako ay kukunin ni Jesus at ilalagay niya ang aking corona. Well done, good and faithful servant. Ito yung ginawa ko sa'yo. Ako ay namatay para sa'yo. Para sa langit na ito. Para ikaw ay manahan dito. Ito ang inihanda ko sa'yo nung hindi mo pa alam. Nung panahon na ikaw ay nagkakasala, iniisip kita parati sa aking paggawa sa langit na ito. At nung pumasok ka, kaibigan, nakita mo siguro ang lahat ng mga banal. Siguro ma-overwhelm ka dahil sila ay banal lahat. Makikita mo yung mga anghel na lumilipad. Makikita mo yung napakagandang mga ginawa ng Diyos doon, kaibigan. Siguro may imagine mo na yung mga bad habit pala na ginawa ko, yung mga kasalanan pala na hindi ko kayang iwanan dati, yun pala ay wala sa aking matanggap sa panahon na ibibigyan na ng Panginoon ang luklukan, ang langit na kanyang inihanda. Ibigyan, nung nandun na ako, ma-imagine ko na ako ay dinala ni Jesus. Naglakbay kami sa langit. Siguro tinour niya ako doon. At pag-tour niya sa atin, nakita mo siguro yung bahay ni Daniel. At sinabi ni Jesus, yan ang bahay ni Daniel. Yan ang bahay ni Moses. At makikita mo, napakagandang tahanan ni Daniel. Napakagandang tahanan ni Moses. Napakagandang tahanan ni David. Napakagandang tahanan ni Enoch. Napakagandang tahanan ni Elijah. Makikita mo lahat ng mga tahanan ito, kaibigan. At may nakita ka sa bandang huli na isang napakagandang tahanan na parang talagang fit na fit sa iyong gusto. At pumunta kayo doon, kaibigan. At nung pagpunta nyo, sinabihan ka ni Jesus. Pinakita ang pangalan sa pintuan na nakalagay, Eve Marlo Pundala.
Hindi ko naman lubos maisip, kaibigan, na inianda pa rin ng Panginoon sa akin. At nung pumasok ako sa tahanan yon, lahat ng aking imagination sa aking dream house ay nandun, kaibigan. Siguro ma-imagine ko na aking tahanan dun ay may fountain sa harap at may mga ginto. Hindi ko ma-imagine, kaibigan, gaano kaganda ang bahay na inianda ng Panginoon sa akin dun. At ang mesa ay ginto, ang lahat, kaibigan, iba't combination ng mga ginto at mga precious stones. At dulod ako sa Panginoon, Panginoon, parang overwhelmed na ako nito. Ginawa mo ba talaga ito lahat para sa akin? Ipuno naman ako ng kasalanan. Hindi ko ma-imagine, kaibigan, na ginawa ito ng Diyos na sa maraming mga pagkakataon, sinira ko ang kanyang buhay. Maraming pagkakataon na sinira ko ang kanyang sakripisyo. Pinako ko siya sa cross dahil sa aking kasalanan. Ngunit, kaibigan, patuloy pa rin ang paggawa ng Diyos sa aking tahanan. At siguro, ang iyong guardian angel na makikita mo doon. At yayakapin mo siguro ang guardian angel mo. Thank you sa pag-remind all the time sa akin. Na sa panahon na tinutokso ako, ikaw ang siyang patuloy na nag-remind sa akin na huwag mo yang gawin. At hindi ka napapagod sa patuloy na pag-reach out sa aking buhay. At pagkatapos noon, umalis kami ni Jesus. Imagination natin. Umalis kami ni Jesus at tinala niya ako, kaibigan, sa napakahabang table, napakahabang mesa, na ang dulo ay makikita mo pa. Nandun lahat ng mga pomegranates, nandun ang figs, nandun ang grapes, nandun ang fruit sa tree of life, at nandun lahat ng mga masasarap na mapagkain. At nandun ka, kaibigan, at sinabi ni Jesus sa iyo, Anak, ano pa ba ang pwede kong maibigay para sa iyo? May kulang pa ba akong hindi nagawa para sa iyo? Binigay ko na ang buhay ko. Binigay ko na ang langit para sa iyo. Binigay ko na lahat. Ano pa ba ang kulang na pwede kong ibigay para sa iyo? Siguro, kaibigan, nung marinig ko ang mga boses na yun, luluhod ako. Panginoon, lahat ay binigay mo na. Worthy, worthy the Lamb that was slain. Binigay mo na lahat sa akin. Iyon ang binigay para sa akin lahat. Ang tanong, kaibigan, kung binigay ni Jesus lahat-lahat, naibigay na ba natin lahat sa Kanya? Atin na bang naiwanan lahat para kay Jesus? Ano ba ang kulang natin pwede mabigay kay Jesus? Pinakita ni Jesus ang pinakamagandang mansyon na hindi kailanman mag-compare sa Taj Mahal na mansyon dito sa lupa. Napakagandang mansyon na kanyang ginawa. At lahat ng mga landscaping, pumunta siguro kami doon sa napakaraming mga hayop. At noon nandun kami, kasama ko ang leon, kasama ko ang iba't ibang mga magagandang mga hayop, mga wild animals. At kami ay lilipad papunta sa Mount Zion. At pagpunta sa Mount Zion, doon mo makita ang napakaraming mga flowers. At yung flowers na yon ay kahit kukunin mo ay hindi malalanta. At kahit gawin mong corona ay hindi malalanta. Habang buhay, yan ay mananatiling buhay sa iyong tenga o kahit saan mo ilagay. There's life in everywhere sa langit, mga kaibigan. Pagkatapos noon, si Jesus ay kanyang sinabi sa akin, Eve, ito yung ginawa ko para sa iyo. Dahil ikaw ay aking inibig at iibigin kita magpakailanman. At doon mo makikita, mga kapatid, na si Jesus ay karapat-dapat na purihin. At nakita ngayon, mga kaibigan, na ang langit ay totoo at inihanda ito ng Diyos para sa atin. Gusto kong sambahin si Jesus magpakailanman kahit sa langit na kanyang inihanda. Doon sa langit na kanyang tinitira.
Gusto kong maging isa sa mga taong papasok sa langit na kanyang inihanda para sa akin, para sa ating lahat. Ibigan, sa ating huling pag-aaral sa langit na ito, gusto akong magbigay ng isang appeal para sa lahat. Dalangin mo ba, pagnanais mo ba, kapatid, na ibigay mo lahat sa Panginoon upang mahanda ikaw sa pagbabalik ni Jesus at habang buhay, ikaw ay kasama niya. Siguro, ang dapat mong iwan ay ang Facebook. Siguro, ang dapat mong iwan ay ang YouTube. Siguro, ang dapat mong iwan ay ang movies. Siguro, ang dapat mong iwan ay itong mga bagay na hahadlang sa iyo upang hindi ka makapagbasa ng Biblia. Siguro, ang mga bagay, kaibigan, na siyang patuloy na humahadlang sa atin sa close na koneksyon natin sa Panginoon. Hindi tayo nakapag-pray siguro dahil sa mga iba't ibang mga bagay nating ginagawa araw-araw. Dalangin mo ba, kapatid, na sa hapong ito, iiwan mo lahat para kay Jesus? Kung yan ang dalangin mo, kaibigan, pwede bang itayo mo yan at sabihin mo kay Jesus, Lord, gusto kong maging isa sa langit na iyong pinagkaloob. At gusto kong mamuhay magpakailanman. At gusto kong isurrender lahat sa iyo. Huwag niyo pong i-miss ang langit, kaibigan. Heaven is cheap enough. Huwag kayong patalo. May mga pagsubok na gagawin ang diablo sa inyo. May mga iba't ibang mga test na gagawin ang diablo sa inyo. Ngunit, kaibigan, huwag po kayong patalo. Heaven is almost there. Malapit na po tayo sa langit. Amen? Malapit na po tayo sa langit. Uuwi na tayo, kaibigan. Tayo ay uuwi na. Ibigay na natin lahat sa Panginoon. Huwag nang magpapahadlang pa. Iwanan lahat sa Diyos at sigurado ang iyong buhay, kapatid. Ating awitin ang All to Jesus, I Surrender All sa ating pagtatapos. At ating itong awitin na may damdamin. Awitin ito, kaibigan, na talagang ating inaawit ito na lahat ay ating gustong ibigay kay Jesus. Gusto kong isurrender lahat sa Panginoon. Yan ba ang dalangin mo? Gusto mo rin bang isurrender lahat sa Panginoon? Ating awitin, kaibigan, at ating ipikit ating mata while ating itong aawitin. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily. My blessed Savior,
Pagpala po namin, Panginoon. Maraming salamat sa langit na iyong inihanda. Isang dako na puno ng kapayapaan. Dako na nagpapatunay sa iyong tunay na pag-ibig para sa bawat isa sa amin. Pinakita niyo po sa amin sa hapong ito na may pag-asa po sa mundo na aming tinitirhan. May langit na lugar na iyong inihanda. At dyan sa lugar na iyan, ay habang buhay, kami ay mapayapa, puno ng kagalakan, at puno ng kapayapaan. Panginoon, kahit anong hadlang man ng kaaway, kahit anong offer niya man sa amin dito sa mundo, kahit anong mga pamundong, mga bagay na kanyang ini-offer sa amin, ay pong hiling na silyuhan niyo po ang aming mga desisyon, na kami pa ay patuloy na hahakbang sa pagsunod sa iyong katotohanan at kautusan upang kami pa ay makasama sa langit na iyong pinagkulob sa bawat isa. Ang pag-ibig nawa ang siyang patuloy na manatili sa amin. Pag-ibig para sa iyo dahil sa napakaraming mga bagay na iyong binigay sa amin. Lahat ay iyong ginawa para kami ay maligtas. Kaya Panginoon, silyuhan niyo pa ang desisyon na gusto din po naming ibigay lahat. Hindi dahil kami ay malakas na mibigay ito sa iyo, ngunit dahil kami ay naniniwala na ikaw ang siyang magbibigay sa amin ng tunay na kapayapaan at lakas upang lubusan at tunay naming maiwanan lahat ng mga kasalanan naming patuloy na ginagawa. Basbasan po ang bawat isa. Bigyan ng tunay na kapayapaan at maging sentro ang pagbabalik ni Jesus, ang langit na iyong inihanda, ay nawa patuloy na manatili sa aming mga isipan na ito ay malapit na aming masusumpungan. Maraming salamat po. Ito po ay aming hiling sa matamis na pangalan ni Jesus ng tagapagligtas. Amen. Kaibigan, may pag-asa para sa inyo. May pag-asa para sa iyo. Ang langit ay isang lugar, tunay nga. May pag-asa para sa iyo, mukha ni Jesus, doon makikita. May pag-asa para sa iyo, lahat ng pagdurusa ay mawawala. Kaya may pag-asa kay Kristo para sa iyo. May pag-asa para sa iyo, isang perpektong mundo, malapit nang dumating. May pag-asa para sa iyo, mapayapang tahanan ang mapapasa atin. May pag-asa para sa iyo, si Jesus ay palagi nating makakapiling. Dahil may pag-asa para sa iyo. Kaibigan, ito na po yung huling topic po natin.
Mamimiss po namin kayo sa Guru Church. God bless you po sa inyong pagpapatuloy. Maraming salamat sa inyong patuloy na dedication sa ating seminar throughout the whole month. One month, kaibigan. Huwag po ninyong ipagpalit ang langit sa mundo. Kita-kita po tayo doon, kaibigan. Amen? Kita-kita po tayo doon sa langit na ipinaghanda ng Panginoon. Thank you and God bless you. Ito yung pagtatapos ng ating Mysteries of History and Prophecy Seminar. God bless you and God bless you.